Hi guys, it's me Rica and welcome back to my channel. Subscribe. So ayun guys, as you can see sa title ng aking video ngayon, ayan sa wakas natuloy rin yung aking Q&A vlog. So ayan, huwag na natin patagalin, simulan ko na. Nga pala, nakuha ko tong question na to sa Facebook and Messenger, ayan ng mga friends ko. So, nag-post ako doon na kung gusto nilang magtanong, mag-comment sila. And, nakaipon ako ng 9 questions. So, hindi pa nasaktong 10, no? So, pwede na yun, 9 questions. So, first question. Galing kay Rosa Camila. Hindi ko alam yung apelido niya. So, Rosa Camila, shoutout sa'yo. Ayan. Ito ang tanong niya. Nilitaw dito pala. Dito. Yan, nilitaw ko dyan. Paano ka magsasweldo sa YouTube at tuwing kailan yung sahod mo? So, first, kung first na tanong ko niya, paano ka magsasweldo sa YouTube? So, paano ka magsasweldo sa YouTube is, kailangan mo managawa ng YouTube account, tapos i-apply mo kay Google AdSense. Ayan, ang lakas ng kulang. Narinig ko ba? So, medyo lalaksan ko na lang yung boses ko. So, yun nga, gawa ka ng YouTube account, i-apply mo kay Google AdSense para i-apply mo for monetization. So, yun na, kailangan mo ma-reach ng 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So, yun. Ganun ka magsisweldo sa YouTube. Pag na-approve mo yun, pag na-reach mo yung dalawang requirements nila na yun, i-re-review na nila yun and maghihintay ka ng days or weeks or months. Depende, kasi ako 1 week lang na-approve na ako. So, yun, hindi naman tayo pare-pareho. And, pag-pray nyo lang, kung gusto nyo naman talagang ibigay naman niya ni God. Lalo na kung nakikita niya ang porsigido kayo, at talagang binubuhusan nyo ng effort yung bagay na yun na gusto nyo ako. Walang imposible sa kanya. So, yun, at tuwing kailan yung sahod mo? So, yun. Alam ko madaming nagtatanong sa inyo dyan. So, hindi pa po ako sumasahod sa YouTube. Meron po kasi silang threshold na tinatawag na kailangan mong ma-reach. So, pag naka $10 na po ako, dun po nila i-send sa akin yung verification pin, which is parang code siya para ma-proof ko na ako nga yung Rica Mandia Magadia or yung nasa likod ng channel na to. So, yun, pag na-reach ko na yung $10, isend na nila yung Google AdSense pin. Pero hindi po ibig sabihin nun ay makukuha ko na po yung $10 na yun. Dahil po may threshold nga po sila na $100. So, sa madaling salita is, pag kinonvert yun sa peso is 5,000 yata yun. If I'm not mistaken. So, kung magkano man yung katumbas ng $1 na yun, is 53 pesos yata. So, 5,000 mahigit din yun. And, yun, pag na-reach ko na yun, dun pa lang ako pwedeng sumahod. Pwede ko nang i-pay out yun. So, yun, pag start na ako sumahod sa YouTube, is monthly na po yun, nasasahod na po ako, dire-diretso na po yun, every month po. So, yun, monthly po ang sahod sa YouTube. And, yun, that's it. So, second question, paano po mag-start at gumawa ng YouTube account using phone? So, ganun nga din po, kagaya ng sinagot ko po din sa unang question. Ganun lang po, gawa po kayo ng YouTube channel. YouTube channel is yung email nyo, yung Gmail account nyo, yun yung magiging email address nyo. Tapos, gawa lang po kayo ng ibang term yung lagay lang kayo ng password. So, yun na, yun na YouTube channel. Ginagawa mo! Yun, tapos upload lang kayo ng mga video, ng vlogs, ganyan. Mas maganda kasi yung gagawa kayo ng sarili yung content para mas malaki yung possibility na ma-approve ni YouTube yung YouTube channel nyo. So, yun. Third question. From. Ginagawa mo! Hindi ko kilala eh. Kasi sa Messenger to nag-ano kayong delete yung name niya. So, eto. Third question. Ayan, galing sa best friend ko. Ayan, best friend kong Gaga. Charot! Joke lang, love ko yan. So, galing sa best friend ko. Si Tia Ikban. Shout out sa'yo. I miss you, Beth. Love ko yan. So, yon. Ang tanong niya is,
dahilan kung bakit na faculty nung high school. So, anong dahilan? Na faculty daw nung high school. So, yun, kami lang nakakaalam nun kung ba't na faculty. Pero sige, i-share ko sa inyo. Kasi, yung may umaaway sa akin nun, tapos, may nakakita na nakasulat yung name niya sa pader. So, napagbintangan na ako yung gumawa kasi kasulat ko daw. Which is, hindi naman talaga ako yung nagsulat. Alam ni Pia yan. Alam mo yung bet. So, yun lang. Hindi ko na masyadong maugong katin yun. So, fourth question is from Christian Dikitanan. So, yun, shoutout sa'yo. Anong gusto mo sa isang tao? Sabi niya. Gusto mo sa isang tao, simple lang yung, syempre yung maalaga, mabait, at ano pa ba? Pinaka gusto ko kasi talaga yung maalaga. Tsaka yung syempre yung mahal na mahal ako, yung mamahalin din ako, di ba? Kagaya ng pagmamahal. Wow! And sabi niya, at bakit ako? Sinunda niya mo ka. So, yun po, FYI po, hindi po ikaw yun, yung taong gusto ko, dahil isa lang po yung gusto ko, and yun po yung mister po, which is si Jerome. Wow! So, yun po, pero alam ko naman nag-joke lang siya. So, yun, hi! Hi sa'yo. So, fifth question from my cousin. Yan, lalagay ko dito. Basta lalagay ko dyan yung mga question. From Jolette Balagtas Santos. Hi, Cass. Shoutout sa'yo. Kamusta ka na? I miss you. Wow. So, paano at kailan kayo nagkakilala at nalaman na mahal nyo na ang isa't isa? Ang dami yung question na. Sunod-sunod yung question nyo. So, sasagutin ko muna ito muna. Paano at kailan kayo nagkakilala? So, kami po ni Mister ay magka-classmate nung third year high school. And nung simula, hindi kami close. Siguro kung sa klase namin, siya yung hindi ko talaga napansin na classmate ko pala siya. Ganun. Alam niyo yung ganun, guys. So, ganito kami nagkakilala. Kasi yung may best friend ako, dalawa, babae. Tapos, siya, may best friend siya na lalaki din. Kumbaga, grupo kami, tatlo din sila. Ngayon, yung dalawang kaibigan niyang lalaki, tsaka yung dalawang kaibigan kong babae, is magkakaibigan sila. So, parang kami yung hindi kami magkakilala, ganyan. So, ganun kami nagkakilala. Kasi parang kuya na kasi namin yon yung mga friend niya, na dalawa. Parang sa aming magtotropa, parang sila na yung kuya namin. So, yun, ganun kami nagkakilala. Kasi nasa isang grupo kami, ganun. So, yun, at nalaman na mahal nyo na ang isa't isa. Paano nalaman mahal isa't isa? Siguro nung, paano ba? Siguro nung, yung parang na-feel mo na parang nagsiselos ka, ganun. Kasi alam din ni Mister yan, kasi nagulat siya, bigla lang siya nagsiselos. And ako din, ganun. Yung, ganun, na nagulat kami, ba't nagsiselos kami, ganun. So, doon namin na-confirm na mahal na namin yung isa't isa. So, yun. Move na tayo sa pang-six question. Galing kay James Romualdo. Ayan, shoutout sa'yo. Hi, BC Box. So, ayan, classmate ko yan nung college sa ACLC. Ayan, so, ang tanong niya is, alin ang nauna, manok o itlog? Ang tanong yun, manok o itlog? Siguro manok, kasi kung itlog, saan nagaling yung itlog? Di ba sa manok? Di ba? Basta yun na yun, nakaka-stress lang yung tanong. So, yun, pang 7 question. Galing kay, hindi ko to kilala eh. Ayan, nilito ko dito. Chin! Galing kay Luz Corazon, Mandia. Yes, mami ko yan. So, shout out sa yung mami. Love na love ko yung si mami. So, ayan, ang tanong niya, sino ang matoyo sa inyong dalawa? Sinong matoyo sa aming dalawa? Yung totoo? Ako, mas matoyo ako sa aming dalawa. Kasi siya, may time na, ano siya, yung masungit siya. Pero pag tinanong mo lang naman siya, may time na ganun. Yung nambabara, ayoko yun. Pero kung sasabihin mo na matoyo, yun talagang laging ano, naiinis ka niya. Ako talaga, sa amin dalawa ako talaga kasi
Masungit ako sa kanya, masungit ako kay Mister. Pero yung pagkasungit ko is malambing din naman. Masungit at the same time, malambing. So, yun. Alam mo naman, alam mo naman, diba? So, yan. 8 question galing kay Wensi. Hayan. Sabi niya, para sa'yo, Ate Rica, ano ang love at pa-shoutout po, ah? So, yan. Shoutout sa'yo. Hi! So, yun. Ano ang love? Love is, para sa akin, ah, love is sacrifice. So, yun yung para sa akin. Yun yung pinaka-meaning ng love. Kasi, di ba, ang daming meaning ng love. Love is blind. Love is blah, blah, blah. So, sa akin, sacrifice. Kasi, masasabi mong mahal mo yung isang tao na pag yung kaya mo nang i-sacrifice yung mga bagay na talagang mahirap i-sacrifice pero nagagawa mo i-sacrifice para sa kanya. So, that is love. Pag nagagawa mo mag-sacrifice alang-alang sa tao na yon, then, walang duda, mahal mo yan and mahalaga siya sa'yo. Wow! So, yon, last but not the least question. Galing kay Angeline Soriano. Hi, sis! Thank you for cooperating. Wow! Cooperating. Giniagawa mo! Cooperating? Cooperating. Ayan. Sabi niya, favorite YouTuber. So, ang aking favorite YouTuber is si... Walaan niyo. Mayroon akong favorite, pero ang pinaka-favorite ko talaga is si Miss Alex Gonzaga. Ayan. Kasi idol ko talaga yan. Kasi nakakatawa talaga siya. Alam niyo yun, kahit... Basta kahit anong vlog na nakakalungkot nga lang, hindi siya, hindi kasi syempre busy siya, alam niyo naman, artista siya. So, hindi siya yung kagaya nung iba na araw-araw nag-vlog like Jamil, ganyan. Pero nanonood din ako ng Jamil lagi, ah. Pero ang pinaka-idol ko is si Alex Gonzaga. So, yun ang lagi nga ako nag-aabang ng vlog nila. Kasi kung tinatang mo bakit, kasi nakakatawa siya, guys, kahit anong sabihin niya, kahit, yung alam mo yun, normal sa kanya na nakakatawa talaga siya. So, yun, that's it for today. And sa lahat ng nagtanong sa akin, thank you. Sobrang thank you sa pag-ing cooperate sa aking vlog ngayon. And sana hanggang tumanda ako, sigurado nagbablog kami. Basta hanggang nagbablog ako, sana supportahan nyo pa rin ako, kami ni Mister. Ayan. So, ayun, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button para hindi nyo ma-miss yung mga next ko pang video. And yan, thanks for watching, guys. No hate. Mali pala. Giniagawa mo. No giniagawa hate. Mo. Just love. Yung diba, may bago ako, ano? No hate. Giniagawa mo. Just love. Just love. So, yun. Bye! Thanks for watching, guys! Bye! Bye! Bye!